Brother! Ako, si Elias. Ma'am, nandito na po ako sa may pin location. Isang delivery rider sa Maynila. Paorin mong mabuti to! Elias! Guerrero! Pinatay ng sindikato ang pamilya ko. Gusto kong lumakas. Gusto kong gumante. Hanggang sa malaman kong... Ni Calvin ay kapatid mo! Tatay ko pala ang pinuno ng sindikato. Kapala! Labanan kita hanggang kamatayan! Nagbalik na ang hari ng Pulong Diablo. Pasabugin nyo! Hindi nyo ako mamamatay! Ito palang pala ang hudyat ng bagong digmaan. Mga kasama! Hindi matatapos ang gabing ito! Bilis! Nabuhay ang presidente! Guerrero! Hindi pa tayo tapos! Calvin, buhay ka! Abulin niyo! Try! Marina, Gab-Gab! Andito lang pala kayo, hanap ako na hanap sa inyong dalawa! Uwi po agad kami pagkatapos namin mag-practice. Tigilan niyo ako at tigilan niyo ako, coaches! Mawalang galang na ho! Naikinig po ako sa mga kanta nila at nakakatuwa sila kumanta. Tara na! Kayong mga bata, umuwi na kayo! Tara na, Gab! Dinadamay niyo pa itong mga anak ko! Uwi! Ay, may naisip na ako. Ano? Alam ko na paano sila makakapag-practice. Saan? Go tayo dyan. Tara, tara. Tara, tara. Madam! Ma'am, madalas po kayo nagsusuka, lalo na po sa umaga. Stress lang ako. Marami akong problema. Are you sure po, ma'am? Bigyan mo lang ako ng gamot! Bakit parang wala kang gana? Iba na ang sitwasyon, Sonny. Susunduin ka ni Hugo. Makakalaya ka na, senyor.
advice. Huwag na huwag niyong hihinto ang kotse. Kahit anong mangyari. Oo, oh, Elias! Elias! Saan ka pupunta? Saka? Bubong? Edgardo, babawi ako. Bilang na mga oras mo. Magandang gabi, sir! Boss, ano po yan? Ganun biling ko. May deliver na kami, sir. Sir, may dumating po dito ang truck ng bigas, sir. Galing po sa Kapwa Kalinga Foundation, sir. Wala na po kung abang may effort po sa bigas, sir. Para lo po sa mga preso, sir, at para din po sa atin. I-check niyo muna yung lawan ng truck bago nyo papasok. Copy, sir.
pwede mo buksan yung likod? Yes, sir. Walang problema, sir. Wala daw pong memo na may darating na bigas ngayon, sir, eh. Kasi, sir. Kinakabahan ako na sila lang ang kumikilos doon. Paano kung pumalpak sila? Tulad na sinabi ko sa'yo, tayo ang magsisilbing mukha ng bansang ito. Ako bilang presidente, ikaw bilang first lady. Ngayon, ako ang Senate President. Sa oras na mawala ang vice-presidente at presidente, ako ang magiging presidente ng Pilipinas. Para saan tong pulong na ito? Napagtanto ko na hindi si Black Rider ang pinakamalaking problema natin. Kung tutuusin, wala siyang kakayahan, wala siyang kapangyarihan para pilayin ang operasyon natin sa droga dito sa Pilipinas. Isa lang siyang bubuit na hindi natin mahuli-huli. May malaking pader, matibay na pader kailangan buwagin natin. Magbuhat ng pumalpak na wasak ang Golden Scorpion dahil sa kapalpakan at kabobohan ni Edgardo. Uminit na sa atin ang gobyerno sa operasyon natin sa droga. Administrasyong Valerio
ang kailangan mawasak natin. Alam ko na yung iniisip mo. Gusto mong patayin ang presidente. Kahit mapatay natin ang presidente, the vice president will just take over. Hindi pa rin tayo makakalago. Magkapartido sila. Eh kung sakit din sa ulo ninyo itong vice presidente, edi isama nyo sa ililigpit. Kung papatayin natin ang presidente at vice, sino ang magiging leader ng bansa? The line of presidential succession. Kapag parehong wala na ang president at ang vice president, ang pangatlong pinaka makapangyarihan sa ating bansa, ang magiging acting president. Tama, Sir Rebecca. Ako ang Senate President. Therefore, pag namatay ang presidente at vice president, ako ang akyat bilang presidente. Kapag ako ng acting president, kontrolado natin lahat. Hindi lang operasyon ng droga, pati na ang susunod na eleksyon. Sisiguraduhin kong mananalo ko. Para tuloy-tuloy ang paghahari natin dito sa Pilipinas. Gusto ko yung iniisip mo, Senador. Matagal ko na rin hindi nagagamit yung mga paborito kong baril. Kailangan gawin natin ito ng malinis. Hindi pwedeng madawit si Senator William dito. Hindi ka pwede sumama, Rebecca. Ikaw maging First Lady ko. Ayoko madawit ka. Kami ng bahala. Sisiguraduhin namin na mamamatay ang presidente at vice ngayong gabi. May tiwala ako kay Antonio. Hindi nasisikatan ang araw ang presidente. Bukas, ibuburo ng vice-presidente, presidente, at si Elias Guerrero. Alam nyo, nung bata ako, tuwing ginugulpi ako ng nanay ko at ang kinakasama niyang lalaki, tumatakas ako ng bahay. Dito ako nagtatago. Yan, naglalaro ako dyan. Sumisigaw ako mag-isa. Umiiyak ako. Pero hindi nila ako natutuntun. Pero alam nyo, pag nandito ako, pakiramdam ko, ligtas na ligtas ako. Dito nyo matutupad ang mga pangarap nyo. Dito kayo mag-practice, ha? Dito kayo mag-practice para sa singing contest na gusto nyong salihan. Walang manggugulo sa inyo dito. Salamat po, Ate Nympha. Napakabait nyo po talaga sa amin. Ano ka ba? Basta sa inyo. Oh, siya! Mag-practice na kayo! Saan nyo lang? Smiling kaya ako sa akin. Lolo kami. Lolo! Napadito ka. Oo. Narinig ko yung sinabi mo sa mga bata. Hindi man tayo mayaman, masaya ako
kapag nakikita kitang natutulungan mo sila. Kahit sa maliliit mong paraan. Pabili po ko nito. Dalawang orders po. Bakit po? Ay, wala naman, Ining. Natutuwa lang ako sa'yo. Mukha kang mayaman. Ikaw yung tipong hindi papansin itong mga paninda ko. Sa totoo lang, ate, paborito ko po yung mga lutong bahay. Gusto ko nga po matutong magluto ng masarap eh, kasi mag-aasawa na ako. Ay, ganun ba? Napakaswerte naman ang mapapangasawa mo. Ang ganda mo na, ang bait mo pa. Hayaan mo, pag wala kong ginagawa, tutulungan kitang magluto. Talaga po? Wow, salamat. Aasahan ko yan, ate. Magbayad. Salamat. John! Ma? Bukas, ibuburol ng vice-presidente, presidente, at si Elias Guerrero. Pero kasama ng presidente si Elias. Paano kung maprotektahan ni Elias ang presidente? Wala ka bang tiwala sa kapatid mo? Buong puwersa natin ang kalaban ni Elias. Andun si Calvin, at si Antonio. Ganyan talagang plano mo. Nandun si Elias, wala siyang magagawa. Tanda mo yan. Ng buhay ko rito sa loob. Ngayon, mauna ka na sa tunay na impyerno. Akala mo ba ikaw ang pinakamakapangyarihan sa bansa? Bakit ka nagtatago? Madam President! Halika rito! Halika! Halika! Ano?
Magtatago ka pa! Adrian! Ah!